Normally, sabihin na natin for explanation, see? Ang normal na tao, sabihin natin, may 5 na white blood cells sa katawan. Ang normal. Panglaban sa mga spit. Panglaban. Pag kinimo ka, hindi ka lang mazizero, maninegative ka. So wala ka na, walang running on negative ka. Literally, walang wall. Walang wall. So pag kami pumasok na something yan, diretso agad. Dead na yan. Wala na talaga. Wala nang panlaban eh. 21 days. 21 days. Yung between chemos. Mm-hmm. So basically, pag nag-chemo ka, day 1 mo yan. Today. Your body may natural ability yan na mag-produce ng white blood cells. Mm-hmm. Pero it takes time. So, day 1, day 2, day... Normally, by... Nung first chemo ko, by day 20... No, 18? Day 18. Kasi 21 yung next chemo. Day 18, tsaka lang ako nag-reach dun sa threshold na pwede na akong tumanggap ng second chemo. Grabe. So, imagine kaka-recover mo pa lang. Yeah. Kira ulit. Papatayin agad yung white blood. Again. Grabe yung journey. So, and pag hindi ka umabot dun sa threshold, kunyari day 21 na, eh negative pa yung, hindi mo pa nare-reach yung 5. 5 yung threshold, di ba? For the immune ng system. Immune system mo. Kasi pag hindi ka 5, kunyari 2 ka lang, hindi kakayanin ng body mo. Magko-collapse. So kailangan talaga, within the 21 days, mabalik sa 5. Okay? Eh, anong gagawin mo para mabalik sa 5? Anong gagawin mo para tulungan ang sarili mo? Mm-hmm. Ginagawa mo naman lahat na ng sinasabi ng doctors. Doon ako nag-research. Mm-hmm. Sabi ko, there has to be something na natural, na hindi more drugs, hindi more medicine. It's barley. Grass, damo. Damo. Damo siya. Hindi siya yung... Yung kulay green. Oo. Hindi siya yung... Ano na, yung oats na. Yeah. Hindi yun. Yung maliit pa lang siya. 20 to 30 centimeters pa lang siya from the ground. So, ikaw yan ang na-research mo? Yes. Tapos, nung nakita mo yun? Tapos, sinabihan ko yung family na nag-aalaga sa akin at the time. Ano nyo naman ako, bilan nyo ako nito? Alam mo, patago, pinasok sa akin sa ospital. Kasi syempre, yung doktor ayaw, di ba? Yeah. Tapos, kung ibibigay sa akin yung medicine ko, pag wala na sila. Iinumin mo? Nilalagay ko sa tubig, iniinom ko. Oh. Sneaky. Pero nakatulong talaga. Imagine ha, yung first ko, day 18, bago nag-recover. Yung second chemo ko, day 4. Balik na agad yung immune system mo. Oh, wow. Dahil dun sa iniinom mo yun. So, syempre, ready na ako for the second, the third, the fourth chemo. So, bumilis yung process. Bumilis. So, that means, meron talagang something dun sa iniinom ko na nakaka-recover ng katawan. Yun ang na-discover mo. Yes. Yun ang na-realize mo, maybe this is the purpose why I had to go through now, this. Now, years later. So, ikaw ang nagdala ng barley sa Philippines. Yes. You discovered it while you were going through your chemo. Yes. And the reason why you can talk about the barley is because it's from your own experience. Yes. So throughout my journey, I had my faith to keep me afloat. Mm-hmm. And then after my journey, my prayer was purpose. Mm-hmm. Show me, Lord, kung bakit mo hinayaan mangyari to sa akin. Ano yung dahilan? Mm-hmm. Ano yung gusto mong mangyari from this experience? Mm-mm. Akala ko drugstores. But years later, may nakilala ko after church. I came from church with my daughter. I was sitting in a restaurant in Green Hills with my daughter, si Lexi. And kumain na kami, ganyan. As we were leaving, may lalaking lumapit sa akin. And sabi niya sa akin, kayo po ba si Miss Maritoni yung sa barley? So I knew right away, hindi showbiz. Kasi normally, di ba, kayo po ba si Maritoni, pwede magpa-autograph or pwede magpa-photo. Iba yun eh, di ba? Ito barley. Ito agad, hawak niya yung laptop niya, yung iPad niya. Yung sa barley. Sabi ko, oh yes, ako nga. Sabi niya sa akin, I'm from this company po, I would like to sell your barley, ganyan-ganyan. Ako naman, sobrang no, not interested. Kasi nga, okay na ako dun sa drugstores. Mm-hmm. Tignan mo how the Lord works, ha? Him and his family were also members of the same church that I attend. Mm-hmm.
faith that I attended at that time. Divine connections. Divine connections, Ton. Siya talaga ang nag-connect-connect ng lahat talaga. For you. Everything. Kaya naniniwala ako na ang most important na prayer ng isang tao is hindi yung, Lord, bigyan mo ako nito. Or Lord, gusto ko ng ganyan. Ang pinaka-important na prayer ng tao is, Lord, ano yung will mo sa buhay ko? Saan mo ko gusto? Kasi maraming pintuan eh, Ton. Maraming pintuan ang nagbubukas sa buhay ng isang tao. Pero alin ba dyan yung galing sa kanya? And paano mo malalaman? Paano? Ang prayer is, kung hindi galing sa iyo, Lord, isara mo. Tama. Isara mo. Alam mo ba kung ilan na, in my 35 years in showbiz, yeah. Alam mo ba kung ilan na yung mga project na andyan na, iyon na, biglang nawawala? Yes. Alam mo yun? Yes, yes, yes. Bakit? Hindi yun sa'yo eh. Kaya kailangan align ka sa kanya lagi. Kailangan sabihin every day ang prayer mo, Lord, your will be done. So when people hear your story, what do you want them to see and to hear? I want them to see, first of all, hindi, I know, natural sa akin to, Eton. Pag nakita mo, nakilala mo, ang lakas ng dating. Mm-hmm. Overpowering. Pero when you get to know me, you will see my heart. Mm-hmm. And my heart is for Christ. I want them to know that through me, I hope I can be the example na ang pinaka-importanting bagay sa buhay ng isang tao is obedience to God. Kasi kaya naman natin a lot of things you can attain in on your own. You can hustle. Okay? Kaya mong gawin ng paraan. Kaya mong dayain. Diskartehan. Kaya diskartehan. Pero isa lang ang way na blessed, na walang problema, walang sakit ng ulo, peaceful. And yun ang way ni God